Yan, live. Good evening, 999 viewers. Magandang gabi sa mga nakikinig kung meron man. Uh-uh. Hello, zero viewers. Kailang yan. Ganyan talaga sa umpisa. So, And hindi naman din yun yung humble. So, welcome sa pagbabalik. So, nagpahinga kasi kami last week. So, pagbabalik na, tapos na po ang commercial. So, ano to? Welcome sa three-part series natin. Ang series natin ngayon is marketing guide para sa mga freelancers. So, bali dun tayo magfo-focus dun sa kasi masyado nang marami yung ano yung mga nagte-try mag-freelancing tapos parang doon lang din sila sa VA at saka doon sa tawag dito data entry nagpupunta. So ano ba dapat para mag-stand out tayo? Ano ba dapat yung marketing natin sa sarili natin? Yun. So yung three parts natin is branding, marketing, tapos positioning. So itong tong session na to tonight, pag-uusapan lang natin yung branding. Paano ba natin i-brand ang sarili natin as freelancers? Bakit ba siya importante? And yun, so paano gagawin? Ayun. Correct. Ayan. So sige. Bago tayo magsimula, yan, kwento natin, ano ba brand natin? Yan. Kasi, syempre, brand X. Basta ako yung safeguard. So, ano? Hindi makapatay ng 0.1% ng germs. So, ano ba mga brand natin? Share muna pag natin. Pag sinabi kasi, sila maniwala. Oh, eh, parang, sino ba itong tatong nintik na ko na? discuss ng brand. Wala palang brand. Wala po. Hindi pala nila alam yung mga pinagdadadaldal nila. Sige, mauna ka, Mien. Ano ba ang brand mo? Ang brand ko is dalawa, X and Y. Isa, as a transaction coordinator and another one is as property manager. Remote property manager. Yon. So, nag-start ako as general virtual assistant for real estate and then I work my way to have specific niche that became my brand eventually. Okay. Ako ang brand ko is instructional design that works with your budget, that works with your platform, and that works with whatever topic you have. Yun yung brand ko. Hindi ako naka-pick sa isang price. Kung ano yung presyo mo, I'll work around your price. Basta hindi ako lugi. Kung ano yung topic mo, I'll work around your topic. And kung ano yung technology mo, I'll work around your technology. Yun yung brand ko. Tapos explain natin mamaya ba't ganun. Mahaba pinag-usapan natin. Ikaw, madam, ano ang brand ko pa? Dalawa ang pinild ko na brand eh. So, ay, dalawa rin. Yung, oo. A and B naman yung sa akin. Itong X and Y ang sa'yo. So, ang una kong brand kasi, yung target ko is hindi clients, yung freelancers doon sa group. So, my brand is yung mataray, pero straight to the point na hindi ka isu-sugarcoat. So, doon nag-start yung ano, yung mataray with the heart. Kasi, nakikita nila talagang patolera ako pagka ano, patulera talaga ako pag meron silang inaaping member ko. Tapos talagang sinasabi ko kung ano yung kung ano yung gusto kong sabihin. Tapos yun i-make sure ko na lahat ng nirarant ko nagiging lesson para sa kanila. So yun yung naging brand. Tapos yun yung naging ano, nagiging pagkikilanlan doon sa group. Ayun. Tapos yung sa clients ko naman is wala kasi kung ano eh. Hindi ako yung parang common or yung parang mas tama na mayroong niche. Hindi ako nagganon kasi para ako nag-try ng kung ano-ano. Kasi nga, ang ginagawa ko is hindi ako
ang ginagawa ko kasi, di ba, nagtatry akong gawing business yung mga clients na nakikilala ko. So, sobrang kalat ko. Ang ginagawa, ang pinaka-brand ko lang is kung ano yung kailangan nila. Parang mas iintindihin ko yung business nila. Tapos ako yung nagmo-mold. Ako yung nag-a-adjust kung ano yung kailangan nila. So, hindi ako writer lang. Hindi ako VA lang. Kung ano yung hinire nila sa... kung ano yung... Ako na hinire nila ako as VA. Pero kikilalanin ko yung company nila, kung ano yung business nila. Tapos, i-a-adjust ko yung sarili ko, i-mold ko para matulungan ko yung business sa kung ano yung kailangan kong gawin. Hindi lang yon. So, yun yung pinaka-point ko pag sa mga cover letter or sa mga pagkausap ko na yung client. Ayan. Well, meron pala tayong 5 viewers. Akalain mo, 5 viewers. Oh. 6 na sa akin. Yes, hello. Akin, ikaw pala yung isa. Tag, hello, Lanaya, Clea, Ostia, Gabial. Watching while well, having dinner and working. Ayan. Saan siya na-view? I-view mo yung live para may dagdag audience tayo. I mean, punta sa page ko. Tapos, ayan, si Lanaya. I-view mo yung live. Si Sarah, yan, hi. Habang nag-dinner at nagtatrabaho. Si Chicks. Wow, very kasama siya sa trainees ko. Yan, kamusta? So yun, pinag-uusapan natin yung brand. Ano ba kasi talaga yung brand and bakit kailangan? Bakit kailangan ng bawat freelancer na meron siyang brand? Anong nagagawa niya sa nagagawa niya sa trabaho natin, sa ating karera? Tingin niyo, mga kapatid? Parang ang pinakasimpleng pagkakaintindi ko, what makes you more special than the rest? Ano yung pinagkaiba mo? Oo, bakit ikaw? Diba? Kasi yung brand mo yung tatatak eh. Yung parang sa lahat ng gagawin mo, bit-bit mo yung brand mo eh. Hindi lang bit-bit mo yung, kunwari, walang ano yan eh. Wala yung, kunwari, personal page, tapos business page. Para sa akin, walang ganun. Kasi kung ano yung brand mo, dapat yun yung personality mo. Kasi yun yung bibit-bitin mo. Tapos yun yung dala mo, kahit saan ka pa magpuntang social media channel or kahit saan ka magpunta, yun yung bit-bit mo. Yun yung makakapag-stand out sa'yo. No, kasi naramdaman ko, napapansin, akala nila yung brand nila yung sa social media nila. Pinepeke nila, malayo sa sarili. Yung ano, personality. Oo, meron ako nakita yun yung mga bigla, siguro may course na ganun. Kasi biglang ang dami ko nakita, nagkaroon sila ng ano, cover photos nila sa personal. Mm-hmm. Oo, yung parang cover photos na may 3 words. Yung tagatlo parati may parang dream, believe, survive. Yung covered, engage. Parang gano'n. Hindi ko ano, pero sabay-sabay sila halos. So parang baka may naman yun yung course. Baka may course. Oo. Pero wala naman akong against dun sa course. Pero kung sakaling yun yung inisip yung words, tapos hindi naman siya nag-match dun sa personality mo and dun sa ginagawa mo, bali wala din yung ano. Oh, I think yun yung first lesson natin. Dapat yung brand mo malapit sa personality mo. Mm-mm. Kasi pag hindi mo yung personality, mabibisot ka ni client na lang siya peke. Hindi siya at hindi kaya ang pangatawanan. Oo, may nabasa ako noon, sabi niya, para malaman yung brand mo, kunwari nag-iisip ka pa lang, nag-brainstorm ka pa lang, kalimutan ko saan ko siya nabasa, sa Milo yan. Sabi niya, ilista mo sa papel kung sino ka sa tingin mo, who you think you are. Tapos, yun yung first. Tapos yung second, who you want your clients, how you want your clients to see, or who do you want your clients to see. Kapag ganun. So, dapat, yung nakasulat mo sa number 1 tsaka sa nasulat mo sa number 2, kahit papaano, mag-match. Kasi kung masyadong matalon yung sa ano, yung sa client, tapos hindi yun yung nasa number 1 mo, may hirapan ka mag-adjust. So, dapat medyo matching sila. Tapos yun yung pinaka, siguro kung match yung ano mo, yun na yung pinaka strength mo, tapos yun na yung trabahuhin mo. Ako nabasa ko din yan kasi meron ako magawa ko ng business report. Yung brand lang,
partly naniniwala ko, yung brand daw, hindi ikaw ang magsasabi. Ang magsasabi ng brand ko, yung customers ko. Based sa naging experience nila, interaction nila kayo. So sila yung magsasabi kung ano yung brand ko. Which is part sa akin, parang totoo din. Kasi diba, kung tayo nanggaling, tapos yung mga customers mo, yung mga kliyente mo, iba yung may experience. Ay, hindi nga yun yung brand. Yung nakikita nila sa'yo. Oo, yun yung may experience nila. Ikaw madami. Ano? Ayan, sige. Kung isa ko. Ayun, eh kasi nga, kung yun pala yung nakikita nila sa'yo, tapos iba pala yung nalista mo na gusto mong ipakita, ibig sabihin, may kailangan kang i-adjust. May kailangan kasi hindi na experience yung gusto mo. Hindi mo na, nabibigay yung brand na gusto mong ipakita. Parang gano'n. Ikaw, Minyan, ba't ka pahingin? Nag-iisip ako. First time. Pero paano ba, siyempre makakatulong na yan. Paano ba talaga tayo dapat magsimula? Let's say bago ako, hindi ko pa alam kung ano yung brand ko. Saan ba ako dapat magsimula? Sa skill set ba? Sa gusto ko bang gawin sa kliyente ko? Sa trabaho ko? Sa designation ko? Saan ba ako dapat siguro, magsimula? Ay, sorry. Sumasagot na ako agad-agad, diba? So, ako kasama kasi siya dito sa nilista ko. So, mag-start ka sa name and voice. Ano ba gusto mo? Meron ka bang gustong pangalan or concept or yung pangalan mo mismo? Tapos, ano ba yung voice na gusto mong friendly ka ba? Professional? Or yung parang engaging? Kasi, simulang simula sa unang post mo, sa unang gagawin mo, sa unang application mo, yun na yung gagamitin mo, yung pangalan mo, and yung voice mo. So, yun dapat una mong alamin kung ano yung gusto mong voice. Kasi, kunwari, gusto mo ng professional hindi natin, voice. Hindi natin ikaw kasi yung pick mo mataray. Oo, paano yung voice mo, di ba? Yung voice ko mataray ng baba. straight to the point. Hindi ako yung nagfa-flowery words. So yun yung pagkataray ko. Tapos kapag may ayaw akong nangyayari, sinasabi ko talaga sa client or kung sa tingin ko meron siyang may parte ng business niya na sa tingin ko hindi nag-work, talagang sinasabi ko sa kanya. So parang malditang pakilamera. Pero hindi ko naman siya inaaway. Sinasabi ko naman in a nice way na sa tingin ko may magagawa pa tayong improvement para dito, ganun. So doon nag-start yung, di ba naging pakilamera nga and proactive. So doon nag-start yung parang naging pitch ko na ako yung nag-mold, ako yung nag-a-adjust. So hindi ako parang jelly, ganun. So, hindi ako solid. Pag ganun mo, ako yung papasok dun sa mga kung saan sila kulang. Parang ganun. Ay, heads up lang sa mga nakikinig. Hindi po kami branding experts, ha? Hindi kami mga marketing experts. Ano lang to? Ang kwento lang namin ay kwento ng paano namin binabrand yung sarili namin. Mm-mm. Siguro, siya? Sa amin, successful siya. I mean, nakukuha namin yung mga kliyente namin. Siguro, encourage din natin sila mag-comment para kwentuhan lang tayo. Or magtanong kung sakali tanong may makatanong sila. Comment. Kasi yung title natin is Freelancer's Marketing Guide. So parang, disclaimer, hindi po to about marketing per se. Like marketing as a task or as a skill. Serious? But how you market yourself? Imamarket mo yung sarili mo as a freelancer. Oo. As a freelance. So, yun lang. Kasi ang iniiwasan natin, kasi ang common misconception ng mga freelancing newbies, yung mga pumapasok, ay hindi siya common misconception. Parang hindi siguro enough yung awareness na akala kasi nung mga, marami kasing nag-i-inquire or nagme-message sa akin. Ang akala nila, yung freelancing is nahahati din sa voice and non-voice. So, parang akala nila call center. Tapos, akala nila may companies. Anong company ba ako pwede mag-apply? Gusto ko kasi non-voice lang sana. So, hindi na siya ganun. Oo, hindi na siya ganun dito. Dahil, yung client mo,
hindi siya necessarily company. Depende siya kung ano yung kailangan ng client mo. Sabi ko nga rin sa kausap ko kagabi, kahit na normal na tao, kasi ako meron akong naging client, fisherman siya sa ano, sa US. So, hindi siya company. Normal na tao lang siya. Nagpo-post siya na nasa dagat siya, nanguhuli siya ng isda, ganyan. Pero meron siyang website na about the constitution. Tapos parang gusto niya lang i-alagaan ko and mag-post sa Facebook and para wag lang mapabayaan. So, naging client ko siya. So, hindi siya company. Hindi ako voice or non-voice. Ano pa ba? Yun. So, basta hindi siya nahahatik sa voice and non-voice. Kasi parang, I think, ang iniisip yata ng maraming freelancers, yung pwede ba akong maging freelancer nang hindi ko kinakausap yung may-ari? Yung walang interaction ba? Yung pwede, katrabaho lang ako dito, kasi hindi ako magkita, hindi ako sasalita, kasi kabado akong salita eh. Takot ako umingish. Kung lang ganun siguro. Hindi po kami yung marketing expert, pero ang isang sigurado namin, mga freelancers kami. Ginagawa namin. Hindi siya generalization. Ay, hindi natin sila gine-general. Basta nag-share kami ng experience na sharing best practices. Yan yan. Best for us. Yung nag-work sa amin. Best for kasi, us. Sa years namin na nag-freelance, meron na kaming practices na nag-work, merong mga hindi nag-work. So, syempre yung pag-uusapan lang natin is yung nag-work, kaya namin tinitip sa inyo. So, hindi yun ibig sabihin na yun ang pinaka-best and yun ang sabi ng experts. So, wala. Kwentuhan lang hindi tayo. Hindi kami expert. Expert lang po kami yung sismuta. Mm-hmm. Expert lang po kami magdaldalan. Kaya namin sinimulan to. Mm-hmm. Ayan. Ikaw sabi ni ano. Meron ako. Wait lang. Hello, si Rose. Ay. Trainee ko yan eh. Hello na naman. Hello, Rose. Hi. Mien, si Erbasio nanonood. Oh, Rose. Ay? Oh? Talaga? Hello, Herbasio. Sino si Herbasio? Ayup ka. Charot. Oh, sige, si Mien naman. Kamien, paano ba dapat magsimula ng brand? Dapat ba skills mo, personality mo, saan dapat magsimula? Merge, ano, para sa akin, combination siya ng skills mo. Or sandali, batiin natin, Mien Vargas is watching. Hi, Mien Vargas. Ay, nawala. Nawala si umalis. Bakla. Umalis na pikon. Nanood na lang siya. Nanood na lang siya, hindi siya kasali. Charot. Hindi, dito sa Facebook page. Oo, nawala siya. Pero guys, yun na, no? Habang binabalik ni sa Simien, ako, yung kwento ko kasi, ang parati kong main consideration bago ako nagsistart ng brand is una, dapat alam ko din kung ano yung kaya kong gawin. Yung natutunan ko talaga is under-promise pero over-deliver. Freelancing, hindi maganda yung... Okay, dapat ang sa freelancing, dapat yung pangako ang tapat. Kung ano yung kaya mong gawin, yun yung sabihin. Huwag kang magpabibo ng sobra-sobra kasi pagka nagpabibo ka ng sobra-sobra tas hiningi sa'yo, tas di mo kayang ibigay, yari ka. Mas maganda so, na yung under-promise. Under-promise, pero parang yun nangyari yata sa akin yun. Under-promise, tapos ikaw na yung sumakop kung gusto mong sumakop. Oo. Pero huwag kang magpapabibo ng mga bagay na hindi mo alam. So, una sa akin, ang unang step, alamin mo talaga kung ano yung kaya mong gawin, ano yung hindi mo kayang gawin, at ano yung kaya mong gawin ng magaling. No? Kasi, dapat alam mo kung ano yung kaya mong gawin ng magaling. Tapos, dapat honest ka rin sa sarili mo, ano yung limitations ng kaya mong gawin. Kasi part ng brand, depende mo yung sarili mo. Pag sinabi natin kaya mong gawin, skill set, kailangan honest ka din in terms of technology. Ano yung kayang gawin ng technology mo? At ano yung limitations ng technology mo? For example, ako, Ako, instructional designer ako. Ang gamit kong panggawa ng course, PowerPoint. Bakit PowerPoint? Kasi yung ibang panggawa ng course, magsakan ng mahal. For example, yung articulate storyline na sikat, $1,000 ang license per year. Isipin mo yun, mag-uubos ka ng 50 mil kada taon.
para sa isang sikat na software na kaya ko namang gawin using yung free yung PowerPoint. So pag nag-a-apply ako, practically yung sinasabi, yung kaya kong gawin and yung limitations ng technology ko na ang gamit kong course creator or course authoring tool ay PowerPoint. So ulitin ko, ano yung kailangan alam mo? Alam mo yung kailangan mong gawin, kailangan alam mo yung alam mo kaya mong gawin ng magaling, at saka ano yung hindi mo kayang gawin. Both okay, skill-wise okay. And technology-wise. Pwede ako magdagdag dun sa ano? Go. Sa'yo. Go. Hello? So, hi! Magdadagdag lang ako dun sa sinabi. So, di ba alam mo na yung kaya mong gawin, alam mo na yung limitations mo. Doon sa kaya mong gawin, doon sa listahan ng mga kaya mong gawin, ilista mo naman yung mga problems na kaya mong isolve. Kasi business, ay hindi business, kasi ano tayo eh, service providers tayo eh. So, nagbibigay tayo ng service na nagsosolve ng problem ng clients natin. Kung ano man yung problema niyang yan. So, hindi siya nahahati sa iisang problema tas iisang company ganun. So, kung ano yung problema ng client, yun yung susolusyonan natin. So, dapat yung kaya mong gawin yung brand mo, doon ka mag-build doon sa problema na kaya mong solusyonan doon sa client. Ay, doon sa problema ng kaya mong solusyon. Problema ng client. Sorry na. Ikaw na. Bulol. So, yun. So, pag ganun kasi, kung meron kang focus problem or focus, kung hindi man sa problem, goal. Kung ano yung gustong goal ng client. So, doon sa focus na client, ay na problem at saka doon sa goal, doon ka mag-focus, maghanap ng client. Sino ba yung mga kliyenteng may ganitong problema? Sino ba yung kliyenteng may ganitong goal? Doon ka pupunta, doon tatalab yung brand mo. Ayun. Tapusin ko lang yun ha, bago ko ang bulol ko eh. Tapusin ko lang. So yun, yun na yung, ano nga yung kaya mong gawin, limitations. Second, okay. I think na kailangan mong alamin, ano yung gusto mong matandaan ng client tungkol sa'yo? Ano ba yung gusto mong matandaan nila na magaling kang mag-servisyo, magaling kang ganito, mapasensya ka, ganun. So, yung second na dapat mong gawin, I think sinabi na namin ito ni Nanisa dati, ito yung sa paggawa ng brand ha, kailangan isulat. Hindi pwedeng, ano, hindi pwedeng utak-utak lang. Kailangan nililista to. So, pangalawa, kailangan isulat mo kung ano yung mga personality traits mo na maganda na pwede mong gamitin sa brand mo. Kunyari, pasensyoso ka. Pangalawa, hindi ka mahihiyain, kaya mong makipahalubilo sa maraming tao, sa kahit anong klaseng tao. Sabihin natin yun, dun mo i-anchor yung brand mo na ikaw ay, kunyari, ikaw ay writer na hindi, na you can socialize with people talaga, you can work with anyone, and you have a very long patience. So, una, skills. Pangalawa, personality traits. And then, pangatlo, una, hard, naka-soft, ganun. Oo, mga ganun. Tapos pangatlo, iisipin mo na ngayon, ano yung paano mo siya pagbubuin para maging differentiator ka? Kasi tandaan natin mga kapatid, hindi lang ikaw ang gumagawa ng ginagawa mo. Marami 'yan. A good example, ito tinuturo ko sa klase ko eh. Nung nagsisimula pa lang yung mang inasal, balat naman, kaya naman kayo mang inasal, di ba? Minsan. Okay. So, nung nagsisimula yung mang inasal, oo, si Injap, si Injap, yung may-ari ng Double Dragon, ang naging strategy niya is gumawa ng mang inasal itabi sa lahat ng Jollibee. Tatanda niyo dati, basta may branch ng Jollibee, may inasal sa tabi. May mang inasal. Ang sabi niya, ang isip niya, ang tao kahit papano mananawat ng chicken joy. Pag nagsawa ka na sa chicken joy, meron sa tabi na manok din, pero inihaw. So, yun yung brand niya. Yun yung differentiator niya. Na manok din siya, pero inihaw. Sinabi niya talaga sa mabenta. So, nandiyot. Lumaki na lumaki. Ano pa bang ginawa ni Magnasal na pang-branding na differentiator? Iba yung iba, Andy, Tubi, Andy, IT, Andy, ganon. Hindi nasa Pilipinas tayo, ginawa ni Magnasal, Andy, Rai. Hindi, Filipino. So, yun yung differentiator niya. Ibang nagbibenta. So, yung pangatlo is find yung differentiator mo. Ano yung differentiator mo sa iba pang gumagawa ng ginagawa mo? Yun, medyo mahirap yun at matagal. Ako matagal ko naisip at
para bago matagal ko, bago nalaman ko pati ko sa ikaw ba, Mil? Kaya, Nita, Mil, ano yung pinag-iba niyo sa ibang gumagawa ng ginagawa niyo? Madaling mo nahanap yun? Nawala ako kanina kasi nag-alarm yung phone. Tapos, i-exit ko lang dapat, napindot ko, napunta siya doon. Anyways, actually yung brand is hindi ko siya hawak or hindi ko siya na-figure out unong nagsimula ako. Lately na lang. So, para sa akin, katulad nung binanggit ni Nizza kanina na yun yung dapat na-explain ko kanina bago ako nawala na. Yung brand kasi is combination dapat siya ng hard skills and soft skills mo. So, more than what you can do, what you are then as a person and as a freelancer. Lately ko na na-figure out yung kabuuan nung branding ko nung napili ko na or nandun na ako, nakapagsimula na ako dun sa niche na gusto ko. Kasi nag-start ako as general VA for real estate eh. Parang napaka-general nung kumbaga kahit anong admin task sa real estate, keme lang ako. Lately lang ako nag-concentrate na namimili lang talaga ako ng specific fields na tatrabahuin. So, pag sinabing hindi, pag iba, numunaw talaga ako kahit wala akong current or konti yung current projects ko, numunaw talaga ako kasi gusto ko mag-stick dun sa brand ko as a transaction coordinator / property manager. Tapos, siguro, makikita niyo sa page ko, sa website, kahit sa resume ko, nakalagay siya, kahit sa mga profiles ko, sa mga online platforms na parang lagi kong sinasabi na laging na doon sa dulo ng parang short introduction ko is I consider my experience, integrity, and work ethics as my biggest assets. Yun yung lagi kong bit every time na magpo-propose ako ng project kay client or magsasubmit ako ng proposal. Ang lagi kong pinabalandre is yung experiences ko mula sa call center industry hanggang ngayon, and then integrity and work ethics. So, doon umikot yung brand ko. Combination ng skills ko for real estate and soft skills, yung experience, integrity, and work ethics. So, which is, pinaninindigan ko naman and kaya kong panindigan. So, kung magde-decide kayo on how you would brand your freelancing services, make sure na kaya niyong panindigan and magre-reflect yun sa inyo at makikita yun ni client sa inyo. Mm-hmm. Ayun. So, okay lang na as startup or kapag nag-start pa lang kayo na alam. Wala pa kayong, hindi niyo pa alam kung paano niyo brand yung sarili niyo. Pero kung ano, ipilit kung wala pa. Oo, pero i-remind ko lang, katulad ng sinabi ko kanina nga, kunwari yung sinabi ko na voice at saka yung name mo ba? Mm-hmm. O yung name ng business ang gusto mo? So, ako kasi yung Nizza Gweko ko, ginamit ko siya sa lahat. So, gamit siya sa Instagram, sa Pinterest, sa YouTube, sa Facebook. So, yun lang talaga yung ginagamit ko. So, nung nabibuild ko na yung brand ko, madali lang dahil yun naman lahat ng pangalan ko. So, madali na lang siyang hanapin and madali siyang i-adjust. Since naman and personality mo naman din yung brand mo. So, simula noon, kung ano yung pinopost mo, sa sarili mo naman din or nakakatulong naman siya, nakakadagdag siya sa brand. So, kahit lumang-luma na, tapos nakita nila, ganun nga talaga siya. Parang ganun. So, kunwari meron ako natarayan doon merong tip. So, parang kahit makita nila noon pa, parang sinasabi niya lang talaga yung nakikita niya or hindi siya nagsusugarcoat ng word. Parang ganun. Yun. Consistency is the key. Yung mga yung mga kaibigan natin na yung branding is not just, hindi siya yung social media presence mo lang. Hindi siya yung Facebook page mo. Hindi siya yung website mo. Hindi yun yung branding eh. Yung brand mo is yung paano ka makikilala ng tao or ng kliyente as a and ano yung differentiator mo. Hindi social media yung brand mo, hindi website yung brand mo. Kasi kahit maganda yung website mo,
Tapos yung social media hindi mo mapanood. Kung hindi mo naman mapapanindigan dahil malayong-malayong sa pagkatao mo yung pinoproject mo na brand mo, hindi siya mag-work. True. Saka yung conflicting, ano, yung conflicting na, kunwari man, na-start mo yung professional voice sa page mo. Tapos nandun ka sa mga political groups, nakikipag-away ka dun sa mga comments. Sa mga bawat trolls. Oo, tapos troll ka pala, keyboard warrior ka pala, or lahat ng, nandun ka sa tool for, nakikilait ka dun sa, ano, dun sa nagre-reklamo, di ba? Huwag ka naman, ayun, nakakainis ka ate, mukha kang pera, ganun. So, kung professional ka, so, kasi kanina may pinagawa sa akin, yung kabit, ay yung ano, mukhang pera yung ate. So, syempre ako sa comments ako titingin. So, ang dami. So, ang ganda, hindi, yung trabaho ko yung Tulfo. Ah, trabaho mo yung Tulfo? Oo, okay. Pinasulat siya sa akin. Wala siyang choice. Oo, so wala akong choice. So, nakikita ko yung mga nagko-comment. So, gusto mo bang ma-brand as someone na parang walang ginagawa na nanonood ng Tulfo and nagre-react lang doon and nagagalit? Oo, patulera. And laitera. Kasi yung madalas doon, galit na galit sila sa bully, pero sila yung bully, sa totoo lang. Oo, sila hindi yung, nila alam yung sasabi, yung ginagawa nila. Oo. Ate, ang pangit mo, umayos ka, parang ganon. Yung, ate, mukha kang pera, sabi niya, kawawa naman yung ano, mukha kang pera, pera lang yung habol mo, parang ganon. So, mampangit naman kung yung page mo is professional, tapos makikita yung YouTube mo or yung mga reply mo. Kahit dun sa, ano pa ba yung anong group ngayon? Yung work-life PH ba yun? Or, ano ba yung hindi ko alam yan. Walang narikita ko na yan, work-life PM. Tulfo lang. Oo. Tulfo pa lang ang narikita ko. Kasi sa peso sense, marami rin akong nakikita. Kunwari magtatanong siya kung anong gagawin niya. Kasi yung girlfriend niya daw parang achiever, ganyan. Tapos, one year na sila, gusto niya magpakasal. Ayaw nung babae. Sabi nung babae, parang, pagka nag-propose ka in public, hihindian talaga kita. Kasi, parang emotional blackmail nga naman kung public, di ba? Oo. So, yung mga tao, parang sinasabi, parang kasi magbumuha kang bad. Oo. Di ba? Tapos sabi ng mga tao, alam mo, gold digger ka, sabi niya dun sa lalaki. So, marami silang nagsabi na mukhang gold digger, ah. Sabi, one year pa lang, nag-ano na. So, 1 year pa lang, gusto nang isakal, ganon. So, gusto mo bang ma-brand dun sa taong lahat na lang nire-replyan kahit walang sense yung reply mo? Hindi kasi porket present ka online is brand mo na yun. So, hindi yun hindi yung, lahat ng online presence maganda. Although sabi nila, bad publicity is still a publicity, but still, kung kaya mo naman magkaroon ng good publicity, edo ka na sa good publicity, diba? Pero sa branding, edi kung gusto mong tumambay, ba't di ka tumambay sa LinkedIn, dun ka mag-comment na mag-comment. Kasi sabi nila, dun yung mga clients, diba? Eh, yung clients mo, hindi naman manonood ng Tulfo. Hindi ka rin nila makikita na active ka dun. And kung may makikita. Yung tingnan niya, eh, yung sasabihin ko, yung thinking natin na hindi naman yan makikita kasi Amerikano naman sila o kaya taga ibang bansa naman sila, hindi na yan makikita. I know. Hindi. Ako, dahil member sa Facebook, may nakatag-translate, auto-translate, kahit papangit yung translation niyan. May kakaroon ng diba, madam, meron kang ganun? Oo, corona? May client ako. Ang sipag niyang mag-comment. Kahit Tagalog yung post ko, kumu-comment siya. Diba? Tabahan kayo pagka gano'n. So, hindi ibig sabihin oo, na kasi may pinost ako one time nung Miss Universe, sabi ko, kabahan ka, Katrion. Ay, parang, basta yung mga gano'n na about Miss Universe, sabi ko. Tapos nag-comment siya ng congratulations, Ineme Boom Boom. Sabi ko, hello, si client. Wala lang. So, kung akala, yun nga yung nailista ko pang, di ba naglista din ako, na gusto kong i-discuss about branding. Kasi katulad ng nasabi ko sa mga previous episodes natin na freelancing is a lifestyle. So, hindi po, kahit pa sabihin mong ihihiwalay mo yung personal thingy mo sa professional or sa work, mahirap kasi freelancing is a lifestyle. So, kailangan mo mag-start
kung gusto mo ng maayos na branding or whatever branding that you want, kailangan mo mag-start sa sarili mo at sa personal thingy mo and magre-resonate yun palabas kahit sa personal ano mo, kahit sa personal life mo. So, ayun, kung gusto mo ng maayos na online footprint at online brand, maipresent mo yung online brand mo ng maayos, gawin mo din sa personal. Ngayon, kung hindi mo talaga mapigilan yung sarili mo na mag-post ng mga walwal pictures mo habang lasing na lasing ka at pakalat-kalat ka sa bar, i-private mo na lang, te, tas limited views sa mga close friends mo na lang. Oh, diba? Eh, mga scandal mo yan, tabi mo na. Kasi kung wala kang ano, kung wala kang, anong tawag ito, kung wala kang hiwalay na personal and business, kapag magpo-post ka, magdadalawang isip ka kung maganda ba yung magiging maganda ba yung magiging message na ipoportray nitong post kong to. So, kahit na nagkakasaya, nagwawalwal ka and gusto mong i-post, hindi mo na siya ipopost dahil alam mong makakasira siya sa brand mo. Correct. And bakit mo nga ba kasi pinupost, di ba? And yun, yung, meron ako naging client na ano siya, yung parang, nakalimutan ko yung tawag, yung parang iniimbestigahan nila yung ano. Nag-BBI. Oo. Hindi yung social media. Nang sa-stalk ano, sila ng social media. Hindi, kaya ano, social something, oo. Pero illegal yun eh. So may mga companies na pwedeng gumawa nun. So babayaran nila tong company na to. Para hanapin yung para, presence mo. Oo. Mm-hmm. Tapos titingnan nila i-check kung may nakita sila. Oo. Tapos kung may nakita sila kahit na years ago pa na racist, na prone to violence na post, na negative yung kunay nag-iinom ganun, hindi ka tatanggapin ng company. Kasi, ano anyway, eh, parang ano na rin nila yun, repercussion na rin para hindi sila makapag... Kasi baka mamaya racist ka pala. Tapos mahihila yung company sa nila. Office. Oo, oo. So, dahil nila. May brand din silang, may brand din silang inaalagaan. Correct. Dapat yung brand nung kunukuha nila, alaga din. So, kung gusto mo mag-freelancer, dapat piliin mo yung, para siyang ano eh, para siyang yung brand. Nag-a-align yung culture sa, yung culture nung freelancer sa culture ng company. Kahit naman hindi sa freelancing, kahit naman sa office work dati. Oo, like regular na trabaho, hindi ka makahire ng, ikapapahamak ng brand nangyayari ng company. Nangyayari sa amin yan before. Lalo na napaka-conservative nung pinagtrabahuhan ko dati na company. Talagang kahit personal post mo pa at personal, oo. Yung ikaw, conservative? Tinanggap hindi, ka? Hindi, yung yes. Yes, akala of course. Nakala ko tinanggap ka ng conservative na company. Natawa talaga. Oo, tinanggap na ako. Bakit tapos, conservative ka? Akala nila, hindi, tapos, alam mo yung kahit super personal post mo, masasanction ka talaga ng HR. Alam mo, nag-post ka na nagwawalwal ka. Kahit outside yung pangalan na yan. Oo. JP Morgan Chase. Yes! Oo, kahit outside office hours mo. Ay, nako, te. Na, kahit outside office hours tapos walwal post, talagang masasanction ka ng HR, promise. At saka yung mga ano, saka yung mga pa-viral. Kasi kung kung mix yun, magdadalawang isip ka talaga. Kasi meron ako naman, Tulfo din to, pero yung kapatid niya, yung sa Bitag naman, ano siya, yung na-viral, yung, oo, yung na-viral na ano, si Ben kasi. So, na-viral yung kay Cesar Montano, di ba? Oo. Tapos may babae. Ginaya niya. Gumawa siya ng sarili. Di ba yung mga parody? Sa CR ng company. So, personal page mo, katuwaan lang, pero CR nung company yon. Or kahit na hindi CR nung company pa yun eh. Dahil connected ka sa company. Oo. Pag nasa Facebook profile mo, na employed ka sa ganitong company, tapos may mga pictures ka na nakasuot ka ng uniform or ng ID, masasanction ka talaga ng HR. Kasi kinakalagkad mo yung name ng company. Ma-associate ka sa kanila eh. Hindi mo nilalagay dapat kung saan ka nagtatrabaho sa Facebook kasi dapat ang treatment mo doon is personal. Hindi mo siya dapat nilalagay doon. Dapat LinkedIn nilalagay yung mga ganyang bagay. Pero totoo kayo sa kung Chase. Kung gusto mo pa mag-post ng mga ganyan. Kung gusto mo mag-post. Pero kung hindi naman, carry lang. Kasi ako nilalagay yung mga company. Ingatan mo lang. Ako kahit
parang ano nga, parang diet nga. Ano siya, lifestyle siya. Hindi siya parang magda-diet ka lang kasi may kasal kang i-a-attendan, ganun. So magda-diet ka lang dahil maglilinis ka lang ng Facebook dahil may a-applyan ka. Tapos after nun, mag-cake ka na, mag-chocolates ka na. So kailangan mong tanggapin na yung feel, kung imimix mo, kailangan mong tanggapin na lifestyle na siya and mag-a-adjust ka talaga. Eh, meron na talagang mga bagay na hindi mo dapat ipopost dahil professional ka na eh. Hindi ka na yung high school na nagpo-post ng selfie na may bunny na may glitters na kalabas ang dila, ganyan. Na may aso na. Inis na inis ako sa ganun. So, yung professional ka na eh. So, hindi siya dapat na yun lang yung pagtingin natin sa branding, pero kasama yun. Kasama siya, kasama siya. Kaya nga diba sabi natin kanina, kailangan yung brand na pipiliin mo malapit sa pagkatao mo, sa totoo mong pagkatao. Kasi dalawang bagay lang yan eh. Kung hindi siya malapit sa totoo mong pagkatao, mahihirapan ka na pangatawanan yun. Totoong pagkatao, pero filtered pa rin yung alam mong makakasira. So, hindi mo kakayaning na pangatawanan. So, kung ipipilit mo yung brand na hindi totoo, siguraduhin mo kaya mo umarte ng magaling na magaling na magaling. Hindi ka matutuwal, hindi ka pagpapawisan. Kasi kung, yes, pang Oscars, ganyan, acting. Kasi pag nakita ni client na, makikita ng clients yan yun, or kung as ano mang, ano, gusto mong i-present yung brand mo, pag nakita nila na parang malayo yung nakikita kong online footprint mo sa pinagsasasabi mong brand mo, sa palagay mo ba magtitiwala sila sa'yo? Hindi. Or hindi. Kasi mahuhuli at mahuhuli yan eh. True. Uh-oh. Like yung ano, meron akong ano, yung hindi talaga ako nag-agree na tinuturo ng ibang mga coach na wala akong against sa kanila, pero siguro nag-work yun. Pero hindi ako agree na parang parang sell yourself na kahit hindi mo pa daw kayang gawin. Ay, hindi. I know. Paulit-ulit diba, natin parang, sinasabi yan. Kasi mga pag nalaman ng, kunwari, sinel mo yung sarili mo as an expert, pero hindi mo pa alam pala gawin yun. Yung little things lang kasi, nakaka, ano yun, malaking bagay na yun. So, mas nakaka-turn off ang small things kaysa sa bigger things. So, kunwari, di ba, magaling ako magsalita, nauto ko yung client, binigyan niya ako ng $20 per hour. Tapos nung hinire na niya ako, simpleng organization lang pala ng Google Drive, hindi ko magawa. Ang gulo-gulo ko and pati sharing, hindi ko alam. Ang liit-liit na bagay lang nun. Tapos, parang malalaman niya na hindi ka naman pala yung expert na sinasabi mo. Na sinasabi mo. Mm-mm. Oo. So, wag kayo magsinungaling sa cover letters nyo. Correct. So, kunwari, sabihin nyo, basic lang yung alam nyo. Tapos, pero willing kayong matuto. May mga clients naman na ganun eh. Oh, isa sa mga favorite din niya hapo ganyan. Sabi ko, I have basic ano, parang knowledge and experience knowledge, to start with ganyan. And I think I can start from there. Channeling. Mm-hmm. Mm-hmm. Meron din ako sa branding niyo. Ano? Mm-hmm. Si ano nagsabi nito, Madam eh, yung sa workshop natin, sinabi ni pero parang talagang ginawain na natin si Rhea. Mm-mm. Rhea Yadaw. Yadaw, oo. Pakala mo nanonood din. So, ano, Pilingera. Oo, so, sa yun, kanya din ako marami-raming napulot nung time na yun. Oo, diba? Siya lang yung parang few na merong natutunan. So, hello. Na may napulot ako. Siya at saka yung nagturo kung paano mag-compute ng rate. Si Charlie, yun din. Yun lang dalawa talaga yung pinakinggan. Yung iba kasi nag-ano yung nag-compute. Ngingilam ako eh. Oo. So, yung sabi ni Rhea kasi, i-Google mo yung sarili mo. Pero syempre, wag dun sa browser mo. Dun ka sa ano. Dun ka dun sa... Incognito ka. Oo. So, para kasi, yung clients mo, doon ka titingnan eh. I-Google ka muna niyan eh. Most probably, i-Google ka muna niyan. Kasi may client ako nun. Yung noon pa na vlog, na ungkat niya. Tapos, ano, parang... merong akong nasulat doon na nagustuhan niya. So, parang nakatulong dahil hindi pangit yung naitanim ko noon. Tapos, siguro nag-align siya sa brand na binibigay ko ngayon. So, ginugol niya ako, yun yung lumabas.
So, nakatulong naman siya. So, isipin niyo lahat ng gagawin niyo and lahat na lalabas sa Google. Online. Makikita at makikita. Oo. Halos na lang ang lahat ng ganyan aminado sila eh. Pag yung pag yung during ano na meeting na, sabi niya, ginugil kita eh. Ginugil. Ay, edi ba? Ako rin sinasabi ko. Oo, sinasabi nila. Oo, tapos sabi ko, ako din, ginugil kita. Oo, oh, kala mo, mag-google lang tayo. Pareho lang yung quick speech. Oh, ginugol kita, yung company mo walang website. Kasi totoo yun, hindi mo na maitatago sa panahon ngayon, wala ka na maitatago, maitago mo, maitago ng ano, ng matagal. Kaya nga yung sinasabi kanina din ni Nizza nga, yun nga, yung sinabi namin kanina na under promise, over deliver. Huwag kang pabibo, di kayang gawin. Huwag mo sabihin, oo. Para, huwag mo sabihin para lang makakuha ka ng mataas na rate. Mm-mm. Kasi makakuha ka man, baka isang linggo lang yan, malaman na niya na hindi ka pala okay. Bababa ka ulit. Kaya nga, ang first step talaga is to sit down and really write saan ka magaling, ano yung kaya mong gawin. Kasi magkaiba yun eh, yung magaling ka tsaka yung kaya mong gawin. Mm-hmm. Saan ka magaling, tsaka kung saan ka nag-enjoy, pwede din. True. Naalala ko yung isang very first California client ko na as transaction coordinator. Parang first time akong nag-venture ng independent PC na hindi ako tali sa oras. So, per transaction yung drama-rama namin ni client. Tapos sinabi ko sa kanya talaga na hindi pa ako nakakapag-try ng California. Kasi usually ng California clients, ang una agad nilang tanong, may experience ka ba sa California? Pag sinabi mo wala, wai na. Kasi medyo mahirap-hirap si California, marami silang eme. Tapos sabi ko, hindi pa ako nakaka-try ng California, pero sabi ko, naniniwala ako na yung basic ng transaction coordination. Yes, and I believe na yung basic ng transaction coordination, pare-pareho lang. Nagkakaiba lang yan sila ng disclosures, ng medyo konting itsura ng contract, pero yung concept ng process is pare-pareho lang. Tapos, sige, sabi niya ganun. Ganito. So, yun nga, binedan ko siya ng medyo mababa to start with. Tapos, very recently lang, iniisip ko na, sabi ko, iniisip ko sa sarili ko na, time na kaya for renegotiation since aware naman sila, start pa lang ng contract na magkakaroon kami ng renegotiation after ilang transactions kapag medyo familiar na ako sa lahat. Iniisip ko pa lang, nag-PM yung mismong broker kasi ang kausap ko yung listing ano yung listing manager eh. Yung mismong broker nag-PM sa akin. Tapos kinakabahan ako. Kala ko papagalitan ako or what. Tapos sila yung ano, nag-initiate ng increase. 50% nung previous rate ko, yung in-increase nila. Sila na yung nag-decide. Wala na akong na-say. Wala na akong ginawa ko di umoo. Sila na yung nag-decide na nag-increase sila ng 50% na raise. Plus, una listing side lang yung hawak ko eh. Pati yung selling side, pinahawak na nila sa akin. Tapos sabi nga, oh, mukhang kaya mo nang mag-isa, bahala ka na dyan sa buhay mo. Ah, edi wow. Ayun. So, maging honest lang kayo sa branding and lilitaw naman yung totoo, lalo na kapag nag-start na kayo magtrabaho. Oo. Bukod dun sa kayang gawin, kailangan din honest din kayo sa sarili nyo. Meaning, yung pagkatao ninyo, maigsi ba yung pasensya ninyo? Ayaw nyo ba nang minamicromanage kayo? Kasi ako sinasabi ko talaga sa kliyente ko, I do not appreciate micromanagement. Hindi ko gusto nang minamicromanage ko. Yan, si Nisa at si Mia, nakita nila, di ba, tatandaan yung conversation na nilagay ko sa chat natin yung inaway ko yung yung inaway. Pinarayan ko yung isa kasi may mga ginamit na salita na hindi tama. So, alam nila yon. Parati kong sinasabi. So, dapat alam mo din yung pagkatao mo in terms of ano yung ayaw mo, ano yung gusto mo, para malinaw dapat, sa brand mo. Pero aware ka ano sa sarili mo. Napag sinabi mong independent ka talaga, yung ayaw mo na pinakilaman ka, ayaw mo na micromanage ka, kasi ang brand is independent. Kasi baka sabihin mo, independent ka, tapos tanong ka naman pala ng tanong, minu-minu. Okay. Hindi ka makapag-decide mag-isa, hindi ka makausap ng hindi ka siguro, magtatanong. Siguro, idagdag natin doon na kung alam mo yung gusto mo, dapat may boundaries ka rin. Kasi may kwento ko eh, naalala ko lang. So, yung client ko, siya rin yung parang shinare ko sa group noon na parang
nakita niya, sabi niya, parang mas mababa yung binibigay niyang offer. Sabi ko, hindi na kasi binibuild ko na yung brand ko na yung rate ko ngayon. Tapos sabi niya, ano, imbis na nagalit siya and inaway ko siya dahil mababa yung offer niya, nag-adjust kami pareho. Tapos sabi niya, gusto daw niya yung, ano, nagustuhan niya yung paninindigan ko sa brand ko. And dahil alam ko daw yung kaya kong gawin. So, kaya lang, nung as we go along, nag-work na kami, mga months na yata ako sa kanya, napansin ko kung paano siya doon sa ibang freelancers. So, meron siyang mga kinukuhang mga photo editors. Tapos, or writers, ganyan. Pinapa-time niya kasi hourly eh. Tapos, yung instructions niya, hindi malinaw. So, ako pa yung, ako naman, ini-explain ko masyado doon sa, ini-explain ko doon sa freelancers. Tapos, pag hindi niya nagustuhan, ang gagawin niya, papatanggal niya yung hour. Hindi ako agree. Sinabi ko sa kanya, kahit na hindi mo nagustuhan, yun yung trinabaho niya and sinunod niya yung instruction mo. Tapos, sabi ko bayaran mo. Tapos sabi niya sa akin, dapat daw tigilan ko yung ano, dapat daw tigilan ko yung pagiging mabait na may puso dahil hindi naman daw siya yumaman. Hindi naman siya yumaman na dahil sa pagiging mabait. So sabi ko, okay lang naman sa akin na maging fierce kung gusto mo. Kaya lang kasi against na talaga sa values ko yung kukunin mo yung pinagtrabahuhan nila. Kasi minsan 4 hours yung kinukuha niya. So sabi ko, 4 hours nilang pinagtrabahuhan yun. Hindi naman porket hindi mo nagustuhan, eh papabawi mo. Sabi kong ganun. So talagang talagang inano ko yun. Pero ang ending naman, umalis ako sa kanya. Pero ang ending, hindi kami magkaaway. Parang sinabi pa nga niya sa akin. Sinabi pa nga niya sa akin, hanga daw siya dun sa yung paninindigan ko nga. Kung ano yung ano. Sabi niya, so siguro hindi lang talaga tayo swak. Pero ano daw, tuloy ko daw yun yung kung paano ko panindigan yung values and principles ko. Ayun. So, dapat din may boundaries kayo kung ano yung kaya nyong i-tolerate na client. Kung ano yung kaya nyong i-tolerate na ugali. Kasi kung hindi mabuburn out ka eh, yung client na yun. Oo, sa branding yan eh. Oo, nung bandang huli na yun, tamad na ako sa kanya. Kasi naiinis na ako sa kanya eh. Oo, hindi na kami swap. Naniniwala parang, ako dyan. Parang ever since nag-start ako mag-freelance, since... Alam mo 'yun, isinabuhay ko yung word na freelancing eh. Kasi sa corporate sa corporate job, yung freedom mo very very limited eh. Hindi ka makakapamili ng task, hindi ka makakapamili ng boss, ng makakatrabaho. Correct. So nung nag-start ako, mga boss, 'di ba? So nung nag-start ako mag-freelancer, in-enjoy ko talaga yung word ng yung word na free, yung pagkakaroon ng freedom. Talagang nagsistick ako kung anong klase ng client lang ang gusto kong makatrabaho, anong ugali meron sila, anong culture meron sila, anong klase ng trabaho yung gusto kong gawin. Alam mo, kahit minsan natetempt na ako na, sige nga, tanggapin ko na nga to kasi sayang din naman yung mula. Pero hindi, no, ayoko, win. Mm-mm. Talagang maghihintay ako kasi kung ano yung desire mo talaga, and yung hinahanap mo, pupunta at pupunta yun sa'yo. Mm-hmm. Basta lagi ka lang ready. Idagdag natin. Kasi sinasabi natin na may mga posts, may mga actions na hindi dapat gawin dahil against sa branding. Mm-hmm. Katulad nung sinabi mo, kasi maraming hindi may alam na pwede kang mamili ng client din. So, kung yung client na nag-ano is against sa branding mo or makakasira sa branding mo, masisira niya yung binibuild mo brand or ano, taliwas sa values mo, meron ka rin karapatan na mag-no. Kasi nung nagsisimula ako, hindi ko alam yun. Oo. Nung nagsisimula ako, hindi ko alam yun. Though hindi naman masyadong problema yung simula ko dahil books lang naman yung sinusulat. So, parang hindi naman kami nag-uusap ng clients masyado. So, parang come and go lang sila. Pero, hindi ko alam na pwede pala yung... Na mag-no. Ako kasi ever since nag-no ako kapag hindi ko talaga gusto eh. Talaga, in-enjoy ko yung freedom. Hindi, siguro kasi
desperada pa ako. Di ba gano'n naman sa umpisa? Oo. Pag desperate mo na, ka pa. Gusto mo lahat eh. Oo. Tapos, nung, yung ano ko sa sarili ko, yung parang sign ko sa sarili ko, uy, okay na ako as a freelancer. Kasi nakapag-know na ako. Yun yung turning point ko. Oo, yun yung, ay, ganito palang mag-know. Ang sarap ng feeling. Oo, yung parang ganun. Kaya ko na pala mag-know. Kasi dati, natatakot ka mag-know. Baka mamaya, wala ka ng trabaho, wala kang pera. Oo, pero wala pag once natuto ka mag-know, once natuto ka mag-know, mas lalaki rin yung self-esteem mo. Pero wag mo naman masyadong yabangan na ino-know mo na nga, akayin mo, tapos ipopost mo pa. Iba yun, magkaiba yun. Pwede kang mag-know ng maayos. And pwede kang mag-know na hindi ka magbaburn ng bridge. Katulad din ang sinabi, ino-know mo, eh daut-dautin mo na yung client. Tapos ipopost mo pa, asar ako. Ang usual yung sinasabi ko sa client, kapag medyo hindi magka-align yung aming mga stars and planets, ano, sinasabi ko sa kanya na sinasabi ko sa kanya na parang I don't have any problem with how you work or how you run your business. It's just that it's something that I'm not comfortable with or something that I don't do, and hopefully, alam mo yun, good luck, and hopefully you will find a freelancer that would fit your business need, kineme. Ganon usually yung ending ko kapag hindi ko siya pwede, hindi mo kailangan daut-dautin na sabi mo, ano ba yan? Akin, sama ng ugali I hope you client, find ganun. The freelancer for you. Parang ganon. Kasi, ina-emphasize ko na hindi naman porket hindi kami nag-work is masama siya or masama ako. So, meron lang din tama. So, hindi lang kayo fit. Hindi lang kayo match. Mm-hmm. Hindi lang matchy-matchy. Tsaka, tandaan din natin, no, yung sa branding, balik tayo sa branding. Ito, sa akin, for my experience. Okay lang yun. Nasa brand pa rin naman kayo. Nasa brand pa rin. Ang brand pwedeng mag-change. Hindi siya yung kunyari sa simula't simula, ito na yung brand mo. Tapos, kunyari, alam mo, akala mo, tama siya. Eventually, nakita mo sa feedback ng kliyente. Kasi importante na nagbabasa ng client feedback kasi doon mo makukuha yung brand mo eh. Kunyari, sabi ng client mo, Nien is a superstar, charot-charot. Nien, is yaya love of food, everything. Ganda, ganun, all done. Nien. Then you can create your brand out of that. Kaya yung experience din, nakakatulong sa brand. Kasi mula kasi, yung alam mo lang eh. Pero habang tumatagal na dati, yung feedback client. O kunwari, kunwari sabihin niya, pwede mo nang baguhin. No? So yung brand kasi is dynamic. Nababago siya over time. Hindi siya stagnant na o simula hanggang sa dulo. Ganun. Kasi kung ganun man, ay, hindi din maganda. Hindi wala ka improvement. Hindi ka nag-improve. No? May so bagong brand viewer. Dynamic. Freelancer din. Hello, bagong Hi, viewer. Jen. Hello. The brand has to be dynamic. Ayan. So, basahin mo yung feedback ng client sa'yo. Tingnan mo kung ano sinasabi nila sa'yo. Magandang bagay yun kasi na-improve mo yung sarili. Mas nakikilala mo yung sarili mo. Kunwari, yung sinabi ng client na ang galing mo daw, jack of all trades ka. So, kahit na sabihin ko na rin, merong pangit na notion din yung jack of all trades. Sasabihin nila, master of none ka. Pero anuhin mo? Anuhin mo na jack of all trades ka dahil ikaw yung nag-a-adjust. Kasi hindi na siya kailangan mag-hire ng maraming freelancers dahil ikaw, kaya mo na lahat gawin. Na hindi ibig sabihin na hindi ka expert dahil you do everything well naman. Dahil yun yung sinasabi nung, so, ayun. Nung minsan ginanyan ako ng client sabi niya parang, ang daming po palang kayang gawin ganito, ganyan. Parang, parang pinagdududahan niya yung pagiging busy. Ang pangit pakinggan. Kasi malisyosa ka. Bastos na naman naiisip nito Pag talaga sa akin, bastos talaga ako lagi. Bastos ka naman talaga. Bastos? Hindi Char. Oo. Ayun na nga. Babalik na ako. Huwag kang dinidistract mo ako. Ayun, sabi niya. So, parang gusto niya akong i-brand as jack of all trades. Sabi ko, syempre, it would appear na I know these things, parang lahat, kasi nanggaling ako sa baba. Parang, inaral ko lahat nadaanan yan. Nadaanan mo lahat. Before ako nakapunta dito sa pagiging PC lang. So, ngayon,
wag mong hanapin sa akin, nagagawin ko pa rin, pati Facebook page mo, at ako pa rin ang mag-iintindi ng ganito mo, and ng mga personal kineme mo, kasi hindi na po ako general VA, sir. Diba? So, ayun. Pwede mo namang i-word din na gano'n, na-explain mo na, hindi porque alam mo lahat is jack of all trades ka. Hindi. Ano lang, parang pinagdaanan mo lang yun bago mo narating yung meron ngayon. Kasi kailangan mo siyang daanan. O nawala na si Jeffrey, yan kakadaot niya sa akin. Eh kasi sabi mo hindi ka daw bastos. Oh, may bagong viewer na naman. Ay! Congratulations! Jeanette, hello! Tapos ayun, since share wala kayo si ng, ano. Share kayo ng sa inyo, pag-usapan, mag-usap tayo. Pwede kayo mag-ask or i-share nyo yung how you do your branding. Yung experiences nyo, Ayun, so, since abang wala pa si Jeff, sasamantahin ko na to bago niya pa ulayin. Yung, bago niya kunin ang corona. Oo, aanuhin na naman ako niyan. Ay, tama madam, kasi ano eh. Tinatanggal yung professionalism ko. So, ikaw na yung mag-ano. So, 9 o'clock na. Mag-ano ka na? Mag-last, parang ano closing. Ka na? Tip ayun, oh, sige. Ay, may papel ako na. Teka, ayan na siya. Eh. Ala ka, andyan na siya. Ay, andyan na siya. Ala ka. Ayun. Andyan ka na? Oh. Hello? Na. Are you there? Naririnig hello, zero viewer. Ayan, nandito ka na. Naririnig niyo ko, ha? Oo, naririnig ka na namin. Ayan, sige, sige naman pala na ni madam. Ayun. Sino naman pala na ni madam? Ay, ano ah, mag-end na tayo. Pinagko-close ka na si madam, tas ikaw. Pinagko-close na. Sa 9 na eh. Mm-hmm. Ayun. So, katulad na nabagit ko kanina, pagdating sa branding, freelancing is a lifestyle. So, kailangan start with yourself. Kung ano ka talaga, in and out. Kasi yun yung magre-resonate outside. Para hindi ka na rin masyadong mahirapan na mag-effort para magpanggap sa kung anong gusto mo mangyari kung ikaw talaga yon. So, kasama sa branding is yung maayos nating online footprint. Especially ngayong panahon ngayon na lahat makikita na online. So, simulan natin sa online footprint. Unang-una, stick to what your brand is. Pangalawa, yung consistency. Kay personal profile mo to, kay business page mo, kay website mo, kay profile mo sa mga online platforms, maging consistent ka sa kung anong brand yung gusto mong mag-reflect sa ngayon. And it's okay na wala ka pang branding to start with kasi eventually ma-figure out mo din yon as you get to know yourself better and as you go along with your freelancing career, mahahanap mo yung brand na magsuswak sa'yo na mapapangatawanan mo. Kasi kahit anong tago ang gawin mo or kahit anong panggap ang gawin mo, magre-reflect at magre-reflect yan sa every small things na ginagawa mo and makikita at makikita ng client yan. Mahirap yung araw-araw nagsisinungaling ka, diba? True. Ay, sorry. So, last word pala to. So, sabi ni Jeffrey, Zakarian, determine who you are and what your brand is and what you're not. Yes. Friends kami. Ayun, parang yung sinabi PM ni Jeff yan kanina. Ayun, determine who you are and what your brand si is Jeff and what you're not. The rest of it is just a lot of noise. Jeffrey Zakarian yung sinabi na kanina. Yes. Ayun. Agree daw si Jen. So, combination. Brand, your brand should be a combination of your hard skills. Uy, madam, pinuri ka. Ay. Sabi niya, agreed, hindi pa naman. Ay, oo, great advice daw. Naniwala naman. Siyempre, alam mo naman ako, funny. Funny wala. funny wala. Ayun, yes. Ako naman. Next. Okay. So, to get your brand, kung wala pa kayong idea kung ano yung brand nyo, kuha kayong papel, isulat niyo yung mga bagay na magaling kayo, isulat niyo yung mga bagay na kaya niyo gawin, at isulat niyo yung mga bagay na hindi niyo kayang gawin. Pag nalinya na rin yun, kabilang page, yan, sa likod, isulat niyo yung positive traits niyo as a freelancer,
And then, ano yung negative traits nyo as a freelancer? And then, kuha kayong bagong papel, isulat nyo, ano ba yung differentiator ninyo? Oo. Ano, kumbaga, pwede nyo nga itong gawin sa isang kartolina para makita nyo yung kabit nyo sa tingting. Mm-hmm. Ano yung pinagkaiba nyo sa ibang tao na gumagawa nito? Kasi yun yung tatlong bagay na kailangan malaman nyo eh. Yung, kasi yung una, malalaman nyo kung ano yung kaya nyong i-offer skill-wise. Pangalawa, ano yung kaya nyong i-offer personality-wise. And pangatlo, ano yung pinag-iba nyo sa marami? Kasi a brand is what separates you from the others. A brand is what makes you distinct from the others. Pag nahanap nyo na yung brand nyo, okay lang yan. But we have to remember two things. One, a brand is dynamic. Pwedeng dynamic ang brand. You understand your core brand, meaning kung ano ka talaga, pero it can change as you get more feedback from your clients. More kasi than anything, a brand is what clients tell of you. It's not what you tell clients. Ang brand is kung ano yung sinasabi ng client sa inyo. So read the feedback. Ano yung sinasabi ng client nyo about you? Then use that for your brand. Also, second, a brand has to be constant. Meaning, kailangan, pag bumuo kayo ng brand, yung pinakamalapit sa personality ninyo. Yung kaya ninyong pangatawanan. At totoo, a brand is more than your Facebook page, your LinkedIn page, your website. A brand is more than that. A brand is your personality. So kung hindi siya totoo, sabi nga ni Nizza, mahirap magsinungaling araw-araw, tsaka mabubuko at mabubuko kayo. So lastly ako, in any brand building activity, always remember one thing, under-promise pero over-deliver. No, huwag kayong mangako ng langit between at buwan, pero ano lang pala kayo, sin laki lang buong ni mahal. Unano pala kayo. Kasi laki nyo pala si mahal, pala si mura. Eh, hindi eh. Under-promise, pero over-deliver. Huwag kayo masyadong maraming salita. Mm-hmm. Let your speaking talk for you. No? Mm-hmm. So, para ma-determine nyo yung brand. So yun, yun sa akin. Yun na yun sa'yo. Oo. Oo. Ayun. So yung akin naman. Oo na lang sinabi. Oo. Tapos na ba? Hindi, joke. So ano, yun nga, yun kasi yung paniniwala ko, yung brand is what makes you more special than the rest. So kaya ka nga nagpa-branding dahil gusto mong iparating doon sa, ikaw din, pinuri ka. Oh, di ba? Sino? Ayan. Si Sino Jen. Si Jen. Ikaw. Si Jen lang nanonood. Eh. Salamat, Jen, sa panonood. Ayun. So, yun nga yung paniniwala ko. Yung bakit ikaw, yung parang, bakit ikaw eh, ang dami yung nagsasabi niyan or ang dami yung nag-offer niyan. So, bakit ikaw yung pipiliin ko? Tapos, yun nga, yun sa akin naman, ang unang gagawin, parang isipin mo kung sino ka. Sino ka ba? So, notebook din yung sa akin sa next page nung kay Jeff sa akin naman. So, who you think you are, isulat mo. Sino ka? Tapos, sino yung gusto mong who you want your client to see, how you want your client to see you. So, ayun nga. So, sabi nga ni Jeff kanina, hindi naman yun yung talagang, hindi mo i-impose yung brand mo eh. Sabihin siya ng client mo. So, once alam mo yung kung sino ka and kung paano mo gustong makita ka ng client, work mo na maging ano sila, mag-swak sila. Kasi yun yung magiging tingin ng client sa'yo. And yun yung ilalagay niya sa feedback. Yun yung i-refer niya. So, parang thinking back dun sa sinabi natin na what makes you more special than the rest, ano yung meron ka na parang ikikwento ng client sa ibang tao? Yung, yung freelancer ko, ganito, ganito. So, ano yun? Para ikaw yung ikwento niya doon na parang madaling sabihin. Mm-hmm. Tapos, ikaw yung pupuntahan nung kaibigan niya. Ayun. Tapos, yung second tip ko, yung katulad ng sinabi ko kanina, name mo, ano ba yung gusto mong i-ano? Meron ka bang sariling pangalan na gusto mong i-build? Or yung pangalan mo? Parang business name or service name or pangalan mo. Tapos, yung voice mo. So, once alam mo na yun, stick to it. Tapos, lahat ng post mo dapat ganun. And avoid yung conflicts na avoid mag-build ng online presence dun sa conflicting communities or conflicting forums or channels.
Tapos, yun nga, kung alam mo na yung dalawang yun, yung number three ko is start planting. Nagtatanim ka na rin lang naman eh. Tapos, i-start mo na yung online presence mo kung saan mo sa tingin magmamatter. So, hindi mo naman kailangan maging present sa lahat ng social media channel dahil hindi mo naman din mafo-focusan. Oo. So, focus on one lang kung saan ka mag-excel and saan mas marireach mo yung ano mo, yung target client mo. And remember din siguro na yung brand mo dapat is nagsosolve ng problem ng client mo or nagre-reach na nag-help mag-reach ng goal niya na for his or her business. So, yun. Ang saying ko, di ko alam kung sino nagsabi, build your brand around the solutions you offer. Ayun. So, ano ba yung solution? Ano ba yung problema ang sinosolution? Ha? Ano ba? Ano ba yung problema? Tagalog na nga. Ano ba yung problema? Ayaw. Baka may, baka mapakapagmura ako dun sa mga tupa. Ano? Ano to? So, build your brand around the around the solutions. Uy! Dun sa solutions na ino-offer mo. So, dun sa number one, habang nililista mo kung sino ka and kung ano yung tingin mo, ano ba yung gusto mong solution na, ay, ikaw na ba yung problema gusto mong ano, i-solve? Oo, tapos doon ka mag-build ng brand. Kasi doon din yung, yun yung magiging ano mo eh, core. Doon ka, tapos habang lumalaki na yung ano mo, yung sakop. Ayun. Uy, meron din ako! Meron tayong tatlo, sabi ni Jen. Yes. Super agree. Most of my clients kasi are referrals, kaya relate much ako. Kilig na kilig tayo sa comment, halatang bihira. Oo. Halatang first time may mag-comment. Ayun. Thank you. Ayun, thank you. Jetly, kaya ganun. Walang basher. Wala yung pambansang basher. Oo, wala si Jetly. Oo. Ayun, so... Your friendly basher daw. Sabi niya. Oo, wala siya. So, thank you, Jen. Ano siya eh? Freelancer din siya eh. Nakalala ko siya noon pa nung pakalat-kalat pa ako sa group. Pakalat-kalat? Oo. Yung doon pa sa Upwork. Eh, gano'n ano, naman Upwork, tayo, di ba? Mga palaboy. Circle. Nagkaroon lang ako ng bahay. Nag-hibernate na ako sa group. Yeah. Ayun. So... Ayun. Maraming salamat. Yun nga yung last word din. So, siguro kung may questions or oh, ayun na nga, dito na nga sa page na to and sa YouTube nyo makikita itong daldalan. Mm-hmm. Daldalang may matututunan. So, para doon sa mga first time nanood, episode 8 na po ito na magdadaldalan lang tayo ng yes! 8! Swerte. Kalain mo yun? Ayun. Kagagahan na lang tayo. 8 beses. Oo. Tiniis nila tayo. May, ano? Diba? Tiniis nila may tayo ng 8 beses. May tumaga sa atin beses. Oo. So, at ayun, syempre, thank you sa mga dahil matigas-tigas tayo, and, may pang siyampa next week. Yes. And may pang 10 pa dahil 3 parts nga ito. So, sa mga hindi bagong naon po, ay bagong dating. Kasi 10 episodes na dapat may dance number. Alam mo ba, yung target natin nun is 5 lang eh. So, madodoble na natin. Madodoble. Oh my God! Yay! Ah, diba? So, yun. Explain target din natin dun sa mga... episodes eh. Walang kinalaman sa nanonood. Sa episodes lang ay parang nanonood. So, siguro kung meron kayong gustong i-suggest na gustong pag-usapan, pag-usapan natin yan. Mm-mm. Tapos, yun nga, kung gusto niyo mapanood yung ibang episodes, nasa YouTube siya. Tapos yung mga next episodes, every Friday tayo, matigas yung mukha namin. So, thank you, Rose. Thank you, mga moms and sir daw. Salamat po. Mayor Aldo, supportive. Si Bong. Sa team ko din ito. Oy, watching from the diba? Netherlands. Social! We're watching from the Netherlands. Social! Sumusosyal tayo na may Netherlands tayo. Dahil oh, sige dyan. Sige nga, nasa ng Netherlands. Ayan, so, dito lang tayo basta, sa page. Nasa world map yun. So, ano ba yung world? Ano ba yung earth? Flat or round? Yeah.
So yun na. Hindi po, ay para disclaimer lang din, hindi kami experts, lang kami, mm-hmm. freelancers lang kami na madadaldal. And parang madadaldal na freelancers lang po. Madadaldal na magaganda. Yeah. Wala rin po kami, wala po kaming course, hindi po kami coach. Wala po kami binibenta. Wala po kaming paid course. Wala kayong, may binibenta po stickers. Nagbenta ako ng stickers, pwede kayong bumili. Hindi po yung freelancing related yung stickers niya. So business ko yon. So baka sabihin wala kang binibenta. May binibenta po ako. Pero sticker siya and hindi siya freelancing related. Gagawa na ako ng longganisa next week. Ay, magpapalot na ako wala ng bang, lumpiang Shanghai. Hmm. Wala bang tosino? Gusto ko ng tosino. Magbabalat ako ng ayun, so Shanghai. Ano ba hindi ko na pala nasabi yung mga yung kinakausap ko, di ba? Yung mga bagong ano, daldalan lang po tayo every Friday 8 p.m. dito lang sa page ko. And tapos after nito i-upload ko na lang sa YouTube. Pero dito lang tayo. Feel free to comment lang kung anong gusto niyo, may gusto kayong topic na pag-usapan. Pero okay, yung episode kayo, comment lang. Oo, tanong or kwento, ganun. Pero itong episode 8, 9, 10 natin, fixed na ito. Kasi 3-part series siya ng marketing guide para sa freelancers na sa tingin namin na makakatulong dahil nag-work sila, nag-work sa amin. So, tapos na itong branding. Next week, pag-usapan natin yung marketing dahil alam na natin yung brand natin, di ba? Na start na natin yung brand natin. Paano natin ipapagkalat sa clients? O paano natin i-market? Tapos sa isang week pa, yung positioning naman. Pero next week muna tayo mag-focus sa marketing. Branding. Ay, marketing. Oh, so, yun na yung branding natin. Tapos natapos na natin. So, next week, marketing. Thank you sa mga nanood. And see you next week. Sana see you next week. Oo. Magtutuhan lang tayo and comment kayo, ha? Bye-bye! Bye-bye, everyone! Bye, everyone! Salamat! Bye!